Bagong yugto, bagong pag-asa para sa mga kababayan nating Muslim ang paglagda kanina sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ang makasaysayang kasunduan ito ang inaasahang tutuldok sa dekadekada ng digmaan sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa ilalim nito, bubuin ang Bangsamoro political entity na siyang papalit sa kasalukuyang Autonomous Region and Muslim Mindanao o ARMM. Pinagbunyi sa iba't ibang panig ng bansa ang paglagda ng kasunduan. Sinisiguro naman ng MILF ng kasunduan ay para sa kapakanan lahat ng Bangsamoro groups. Yan ay sa gitna ng banta ng ilang grupo kabilang ang BIFF o Bangsamoro or Islamic Freedom Fighters na ipagpatuloy ang kanilang armadong pakikibaka. Narito ang aking report. Nag-aalab ang pag-asa ng gobyerno, Moral Islamic Liberation Front o MILF at libo-libo natin mga kababayang Muslim na malapit nang makamit ang tunay na kapayapaan sa Mindanao. Matapos kasi ang dalawang dekadang makikipaglaban at 17 taong negosasyon, pinirmahan na kanina ng gobyerno at ng MILF ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB, natatapos sa ilang dekadang armadong pakikibaka ng MILF. Sa ilalim ng kasunduan, magtatatag ng isang parliamentaryong forma ng gobyernong papalit sa Autonomous Region and Muslim Mindanao o ARM na tatawaging Bangsamoro. Hindi na rin gagamit ng armas ang MILF. Hindi na sila rebelding grupo, bagkus ay isang partidong politikal. Tutulong ang gobyerno magtatag ng mga komprehensibong programang pang-ekonomiya para sa mga Muslim sa Bangsamoro Territories. Nilagdaan ang kasunduan ni na GPH Chief Negotiator Professor Miriam Cornel Ferrer at MILF Chief Negotiator Mohager Iqbal. Saksi sina Pangulong Noynoy Aquino, MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim at Presidential Peace Advisor Secretary Ging Deles. Naroon din si Malaysian Prime Minister Najib Razak. Malaysia kasi ang pumagitna sa negosasyon. Ayon sa Pangulo, panahon na para itama ang hindi pagbibigay prioridad sa Mindanao. These people ask and have been asking a legitimate question. What did we do to deserve this? The simple answer is, you don't. No one does. My father taught me, if you tolerate the abuse of the rights of one, it sets the stage for the abuse of your own rights. The only correct action then is to stand up for your brother whose rights have been abused. Otherwise, we will only be condemning ourselves to suffer the same fate. Dagdag ni Secretary Deles, panahon na rin para wakasan ang karahasan alang-alang sa mga kabataan. Henceforth, no family shall be forced to drive their children away for fear of their being maimed or wounded by conflict, and that no child ever again has to cross a raging river and knock on a stranger's door to beg for protection. Tama na, we are all tired of it. A new dawn has come. Siniguro ng MILF Chair Alhaj Murad na hindi lamang para sa MILF ang kasunduan, kundi para rin daw sa iba pang grupo ng taguyod ng kapakanan ng Bangsamoro tulad ng Moro National Liberation Front o MNLF. The Comprehensive Agreement on the Bangsamoro is not only for the MILF. It is for the MNLF as well, as much as it is for all the Muslim ethnic tribes. Puwang para sa kapayapaan, yan ang pangako ng kasunduan pangkapayapaan sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at ng gobyerno. Pero malayo-layo pa ang prosesong tatahakin nito. Kagaya na dapat gawin ay ang pagbasa ng Bangsamoro Basic Law at ang paglusot nito sa plebisito. Nanawagan naman si Prime Minister Najib Razak sa ating kongreso na sana'y suportahan ang agarang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law. 40 years ago, darkness came to Mindanao. In a struggle that breached a generation, 150,000 lives were lost. Today, we turn to face the light. Today belongs to the Philippines and to the people of the Bangsamoro. Sa isang espesyal na pagkakataon, naroon ng ilang miyembro ng MNLF kasama ng leader na si Datu Abul Alonto. Si Alonto na mismo nanawagan sa dati nilang leader na si Nur Miswari na siyang itinuturong nasa likod ng krisis sa Sambuanga noong nakaraang taon. Why let our children suffer what we have gone through? If we can finish it, we can do it. Let's finish it. And if it requires the consolidation of the Moro National Liberation Front, supporting the Moro Islamic Liberation Front, we must do it and we will do it. With or without you, my dear brother. Wala pang pahayag si Miswari ukos sa pirmahan ng CAB, ngunit bukod sa kanya, maaaring maging banta rin sa kayusan ng breakaway group ng MILF na Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF.
Sa panayam ng Agence France Presse sa tagapagsalita ng BIFF na si Abu Misri Mama, sinabi nitong patuloy nilang lalabanan ng gobyerno dahil wala silang ibang nais kundi ang kasarinlan. May mensahe naman ng Pangulo sa mga posible magdulot ng pagkakadiskaril sa landas tungo sa kapayapaan sa Mindanao. I will not let peace be snatched from my people again. Not now, when we have already undertaken the most difficult and most significant steps to achieve it. Those who want to test the resolve of the state will be met with a firm response based on righteousness and justice, as we demonstrated in Zamboanga City.